8 pinakamahal na barya sa buong mundo. Kapatid, alam mo ba na mayroong mga barya na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Ito yung mga baryang kakaiba at kakaunti lamang ang meron sa mundo. Kaya naman, ganun na lang kataas ang mga presyo nito. Isipin mo kapatid, may barya na nagkakahalaga ng 144 million pesos. Pero kapatid, bago natin ipagpatuloy ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya, ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming salamat. Barya, pera. Barya, pera. Kapatid, alam mo ba na sa isang iglap lamang ay maaari kang maging milyonaryo dahil sa isang barya? Ngunit, mangyayari lamang ito kung meron kang mga ganitong klase ng barya. At ito yon. Number 8, Liberty Head Nickel. Kapatid, ito ang unang barya sa listahan natin. Ang Liberty Head Nickel na ginawa pa noong 1913. Ang baryang ito ay ginamit sa isa sa mga unang palabas sa TV noong 1970 sa Hawaii 50. Ang pangunahing gamit ng baryang ito ay para ipakilala ang iba pang mas mababang halaga. Pero alam mo ba na ang baryang ito ay ninakaw ng isang dating empleyado na nagtatrabaho sa kumpanya? At makalipas lamang ang ilang taon, bigla na lamang itong lumitaw. Pinaniniwalaan na isa ito sa limang orihinal na Liberty Head Nickel. Kaya naman noong auction o yung ipapasubasta na ang baryang ito, alam mo bang napakadaming mayayamang tao ang pumunta sa auction at nabenta ito ng $3,737,500 o kung sa pera natin ito ay nagkakahalaga ng $180,758,581. Ganun po kamahal na benta ang Liberty Head Nickel. Number 7, Bus Dollar Class 1. Ito ang ikalawang barya sa listahan natin. Kadalasang tinatawag ang baryang ito ng 1804 Bus Dollar Class 1 coin. Ang partikular na baryang ito ay lubos na natatangi at kakaiba dahil sa matagal ng kasaysayan nito. Nagawa ang baryang ito noon pang 1804 kung saan kakaunti na lamang ang mga ganitong barya sa ngayon. Ang baryang ito ay nadiskubre sa Germany noong 1804. At alam mo bang 8 piraso lamang ang orihinal na meron nito sa buong mundo at tinatayang nasa 187 years na ang mga baryang ito. Nabili ang baryang ito sa isang auction sa halagang $3,865,750 o kung sa pera natin ito ay nagkakahalaga ng $186,961,200. Ganun po kamahal ang baryang ito. Number 6, 1 million gold Canadian. Kapatid, alam mo ba na ang baryang ito ay gawa sa 99.999% na gold kung saan iilan lamang ito sa mundo? At alam mo ba na ang isang piraso na ito ay may bigat na 100 grams? Ito rin ang kauna-unahang gintong barya sa mundo. Nagkakahalaga ito ng $4,020 na kung sa pera natin ito ay tumataginting na $194,421,270. Ganyan po kamahal ang 1 million gold Canadian. Number 5, Edward III Florin. Ang pinakalumang barya sa listahan natin. Ang Edward III Florin ay tinatayang may edad na 670 years old. Naging mahal ang baryang ito dahil na din sa katagalan ng panahon. At alam mo ba na mayroong 3 piraso na ito at ang isa ay hindi na natagpuan pa? Ito ay nagkakahalaga ng $6.8 million o kung sa pera natin ito ay nagkakahalaga ng $328,871,800. Kapatid, hindi naman ito ang pinakamahal na barya sa buong mundo, pero isa ito sa pinakakakaiba at walang katulad na barya. At alam mo ba na kahit kopyahin pa ito ay hindi din na magagaya ang disenyo nito?
Ang dalawang bariyang Edward III Florin ay nakuha sa River Tyne noong 1857 at sa ngayon naroon na ito sa British Museum. At kapatid, napakaswerte naman kung sino mang makakakuha ng isa pang Edward III Florin. Number 4, Brasher Doblon. Ang bariyang ito ay nagtulak sa New York State na gumamit na lamang ng tanso sa paggagawa ng pera imbis na ginto. Naging mahal ang gintong barya na ito hindi lang sa katagalan kundi na din sa natatagong istorya nito. Nagkakahalaga ito ng $7.4 million na kung i-convert natin sa pera ng Pinas, ito ay tumataginting na ₱357,887,900. Ganyang kalaki ang value ng baryang ito sa panahon ngayon. Pero sa kasamaang palad, nabili na ito sa isang auction noong 2011 sa halagang $7.4 million. Number 3, St. Gwaden's Double Eagle. Ang baryang ito ay nagpatunay na mas mahirap gawin ang mas madaming barya. Ginawa ito noong 1907. Ang komplikadong disenyo nito ay humantong sa pagtigil ng produksyon kung saan kinakailangan baguhin ang barya. Pinatupad ito ni Charles Barber, ang punong tagaukit ng US noon. Sinabi niya na alisin na lamang ang salitang In God We Trust mula sa barya. Gayunpaman kapatid, hindi ito napag-usapan ng maayos sa Kongreso, pero ang baryang ito ay naging kilala dahil sa iilan lamang ang ginawa. At sa ngayon kapatid, nagkakahalaga ito ng $7.6 million, na kung sa pera natin ito ay umaabot ng ₱367,562,600. Number 2, Double Eagle. Kapatid, alam mo ba na halos kaparehas lamang ito ng number 3? Pero ang Double Eagle ay ginawa noong 1933, samantalang ang St. Gwaden's Double Eagle ay ginawa noong 1907. Ang Double Eagle ay alam mo bang pinaban ng isang presidente na si Theodore Roosevelt. Huhulihin nila ang sino mang magmamay-ari nito. Kaya naman ganun na lamang ang presyo ng baryang ito dahil na din sa history ng barya at dahil na din sa iilan na lamang ito sa mundo. Umabot ng $7.6 million ang halaga ng baryang ito na kung i-convert natin sa pera ng Pinas, ito ay aabot ng ₱367,562,600. Ganyan po kamahal ang presyo ng Double Eagle sa ngayon. Number 1, Flowing Hair Silver. Kapatid, nandito na tayo sa huling barya kung saan ito ang pinakamahal na barya sa buong mundo. Pinaniniwalaan na ang baryang ito ay ang kauna-unahang silver coin kung saan nagkaroon ng issue ang US Federal Government. At alam mo ba na ito ang pinakabagong barya sa listahan ng world record? At ito rin ang may pinakamahal na presyo sa buong mundo. Nagkakahalaga ito ng $10 million, na kung sa pera natin ito ay tumataginting na ₱483,635,000. Yan po ang pinakamahal na barya sa buong mundo. Eh kapatid nawin, paano naman sa Pinas? Ano ang pinakamahal na barya dito? Kapatid, ang pinakamahal na barya sa Pinas ay ang 1906 San Francisco US Philippine Coin, kung saan mabibili mo ito sa halagang 1,000,000 piso. Pero teka kapatid, dahil mabibili lang yan kung ang barya mo ay rare o totoo. Yan ang pinakamahal na barya sa Pinas. At ang 1 peso Carabao coin naman ay mabibili lamang sa mababang halaga. Pero alam mo bang darating ang panahon na magiging milyones din ang presyo niyan? Kaya kung meron ka dyan ay itago mo lamang ng itago dahil dadating ang time na magmamahal ang presyo niyan. So kapatid, nakita mo na ang 8 baryang pinakamahal sa buong mundo. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. Siyempre bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga taong ito. So this is Win YT. Maraming salamat. I'm out.